Di ako nagdi-dreamwalk habang siya'y nagtitiktok. Tinirintas ang buhok habang siya'y lumulunok. Solid, solid. Di, ano? Di ako nagdi-dreamwalk habang siya'y nagtitiktok. Tinitirintas ang buhok habang siya'y lumulunok. Hindi daw siya nananaginip, no? Hindi daw nananaginip. Saan nangyayari na to? Ito yung nangyayari ngayon. So, ito para sa mga nag-aabang ng review ng shoot-shoot. Eh, ito na. Siyempre, i-review talaga natin to mga utol. Hindi natin to palalampasin. Sigurado, sigurado. At alam ko, isa kayo, kagaya ko, na nag-aabang ng bagong Andrew Isong. Parang pinag-uusapan nila eh. Ang dami nagre-request sa akin kahapon pa. Simula nung lumabas, shoot-shoot part 2. Ito po kasi yung shoot-shoot na part 1. Eh, para nag-viral yata sa TikTok. Hindi ako, ano, nakikita ko rin naman, nag-viral sa TikTok. Hindi na yata viral sa TikTok. So, ang daming gumamit nung shoot-shoot. Pero yung shoot-shoot na kanta, matagal na po yan. Yan po ay mula sa album na Crispy na Creamy Pa. Ang favorite ko doon sa Crispy na Creamy Pa na album yung ano, High Blood. Kung hindi nyo alam, check nyo yung High Blood. O kung gusto nyo, review rin natin. Pero ganun, yun yung shoot-shoot. Matagal na yun, mga, hindi ko matanda kung ilang taon na yung kanta na yun. So nag-viral siya. At tama lamang, tama yung timing na gawan mo ng part 2 pag biglang nag-viral yung isang track mo. Yun, shoot-shoot part 2. Yan yung pinaka-istorya. Mula kay Kuya Andrew Yee. No? Uploaded sa Andrew Yee channel sa YouTube. Subscribe niya mga utol. Beats, music and arranged by Almighty KG. Recorded and mixed by KR Hidrabisto, no? Lyric video edited by KR. Executive producer by Donggalo. Produced by Donggalo Records International and for Broad Life Entertainment. Published by Broad Life Music Publishing. Copyright Donggalo. So malamang sa malamang ika-copyright to. Pero sana ay makuha natin o ma-arna natin just reaction video, no? Pero yun. Simulan na natin para hindi tayo tumagal. Mga utol, Shoot Shoot Part 2 by Andrew E. Okay. Napa ko naririnig. Wala pa. O, baka intro lang. Wala pa eh. Wala ko naririnig. Oo, nababasa niyo mga utol, some girls you can have, some girls you ganyan, tapos but you can control them, some girls you can love, but you can ganyan, some you can, some but ganto, some you can, parang ganon, pero maiintindihan niyo naman. Some girls you need to love. Some girls you don't need to love, but you can magnetize them. Ganyan natin. And so doon sa BGC ko siya na meet. Well, ako ay nainlove sa suot niyang damit. Kaya tagad-agad ay gusto ko siyang i-treat. Para all of a sudden ay akin siyang makatweet-tweet. Parang ano to ah, parang nare-recognize ko yung umpisang mga linya. And basta ganun. Ganda-gad gusto ko siya. Sa Shay Kadiri na track ni anak ni Bao, para agad-agad gusto ko siyang i-treat at para malagay kuwang kanya, kamay ko sa kanya. Tarang ganon. Tara yun yung pisa. Tuloy na natin. So she went to the table, then kinuha niya ang phone. Tinanong niya kung ako ba daw ay all alone. Sumagot ako, oh yes, but then again nevertheless. Bumalik na siya sa kotse at sumakay ng mabilis. Ano na, di ba? Yun yung sinasabi ko noon pa. Pag pinapakinggan ko si Andrew, the way na para pakinggan mo siya,
i-imagine mo yung kinikwento niya kasi storyteller talaga siya. So, na-meet niya sa BGC yung girl, tapos yun, parang ganun, lumapit sa kanya kung nag-iisa lang ba daw siya, parang ganun, di ba? Tapos, umalis na yung babae, pumunta na sa kotse, sumakay yung... Imagine nyo yung kinikwento niya, yun lang. Hindi ko na ipapaliwanag, nasabihin ko na lang yung mga ibang detalye, pero kwento to na tuloy-tuloy. So, alam na natin tungkol sa girl. Tungkol sa girl na na-meet niya sa BGC na so sobrang lupit na parang gusto niya agad na i-treat, no? Para malagay ang siya'y makatwit-wit. Yun, nakaka-enjoy. Tapos yung beat, di ba? Sobrang hype. Tuloy na natin. Walang inik-inik habang her Spotify is on. Oh boy, I got my freak on. Then she turned me on. Sumandag sa steering wheel at ang sabi niya sa akin ay sumandal sa steering wheel at ang sabi niya sa akin ay give me some tequila, and yun, parang ganun, pinutol niya na lang. So, alam naman natin na pag gumawa si Kuya Drew ng mga track na ganito, eh puro double meaning, no? At madalas pa nga sinasabihan ng iba na sobrang bastos, pero depende yun sa pakikinig mo kasi, oo, nai-imagine ko rin yun, pero ang ano ko dito, nai-entertain kasi ako sa music niya, sobrang ganda ng music. Kung mapapainda ka talaga, tapos at the same time nai-imagine mo yung senaryong nangyayari, ganun. Nasa loob sila ng kotse, parang ganun, no? Nag Spotify, no? Yun yung sinasabi nung kanta. Nakaka-enjoy talaga, totoong buhay, ha? Hindi ko lang kaya yung ganun ako, parang ganun. Pero tuloy na natin. Yan siya ng tequila when she comes. Bigyan siya ng tequila when she comes. Bigyan siya ng tequila, iwas siya magtipila. Bigyan siya ng tequila when she comes. Parehas din nung ano, no? Nung yung hook nung unang shoot, no? Doon naman eh. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan. Kasi yung kwento nung shoot na one, yung unang shoot ay parang yung chick niya ay nagbabakasyon, umaalis ng bansa, nagbabakasyon kasama yung parents. Tapos parang nalulungkot siya na pagbalik eh talagang wala daw awatan. Syempre nananabik ka doon sa chick mo, namimiss mo yung mga ginagawa niyo. Yun yung kwento ng shoot, ha, kung hindi niyo pa naririnig. Eh, pakinggan niyo rin. Yun yung kwento ng shoot. Ito naman, may na-meet siya. Yun, na-meet niya naman yung girl. Tapos, eto na, bigyan mo daw ng tequila. Iwas siya, Valdepila. Ginawa niyang Valdepila, pero pagkakaintindi ko, Valdepila. Iwas siya sa Pila Balde. No, at alam niyo na ibig sabihin na, no? Iwas sa Pila Balde. Bigyan siya ng tequila when she come. Parang patagahin siya, no? Hindi ko gets, pero yun yung pinapalabas ng hook, no? Tuloy na natin. So busy, not that easy, but so easy as can be. Some girl na nag-aral sa INSEAD Academy. Ang galing nun, no? Yun talaga inaabang ko kay Kuya Drew, yung mga biglang may rhyme na ilalabas siya, no? Habang nagkukwento siya, na talagang nagme-make sense pa rin doon sa kwento at nakakadagdag ng ang tawag doon, spice doon sa kwento. Kagaya nun, hindi daw easy yung girl, hindi basta-basta. Kasi nag-aral sa INSEAD Academy. Ang INSEAD Academy mo, para sa hindi nakakaalam, ito po international school na meron sa Europe, meron sa Middle East, kalat sa buong mundo yung school na to na ito isa sa isa sa mga prestigious school for business administration. Yun. So mga nag-aaral dito, yung mga anak na mga negosyante, talagang mga multi-billionaire, mga multi-millionaire. Yun. Diba? Sobrang, ibig sabihin, sobrang social ng chick. Hindi easy yung chick. Kumbaga, hindi siya basta-basta na chick lang sa gilid-gilid. Talagang iba yung chick na to. Nag-aral sa INSEAD Academy. No? Grabe, tuloy na natin. Sa kanya'y laganap, Andrew E. ang kanyang hanap. At habang siya'y bumabanat, gusto niya Tagalog rap. Name ko ang kanyang hanap. Pangalan ko sa kanya'y laganap, Andrew E. ang kanyang hanap. At siya'y bumabanat, gusto niya Tagalog rap. Diba? Parang, hindi na, kahit social yung chick, gusto niya Tagalog rap at gusto niya Andrew E. Parang ganun lang naman yung sinasabi. Tuloy na natin.
Huwag siya ay Jesse 20 at siya ay dehing Pinay. Sa Talk Dirty to Me, doon siya bumibigay. Wako say it's a good good day, siya'y amoy o de soleil. At ang girl akabi ko kahawig ni Addison Rae. Ay na Addison Rae, no? Amoy au de soleil, no? Amoy au de soleil. Yung au de soleil is fragrance. Perfume yun, kasi amoy eh, perfume, no? Au de soleil, so nalibilang siya sa may mamahaling pabango, mga mamahaling pabango. At ang chick na ang kaabig ay hawig ni Addison Rae. Si Addison Rae po ay isang chick na hindi ko alam kung anong nationality niya, pero hindi yung Pinoy o Pinay. Siya po ay foreigner, no, na sikat sa TikTok. Sikat na sikat sa TikTok actually. Singer dancer po ito si Addison Rae. Check nyo na lang sa TikTok si Addison Rae. Sikat na sikat to sa TikTok. Promise. At kawig daw ni Addison Rae. Yung chick na kabing ni Kuya Drew. Yun yung kwento niya, no? Galing. Wala nakaka-hype. Yun, nakaka-hype talaga ako. Ganun talaga ako makinig ng Andrew Isong. Promise na na-amaze ako dun sa mga gustong sabihing rin. Tapos yung beat kasi na dadala rin ako nun. Yun, tuloy na natin. Buong araw nagsalpukan parang WWF. Bakbakan ng bakbakan, up and down, left, right, left. Biglang sumandal sa headboard at ang sabi niya sa akin ay, give me some tequila when I come. Oh shoot! Ulam yung tugma, no? Parang hindi tumutugma pero meron siyang gustong palabasin. Madalas siyang gawin ni Kuya Drew pag may puputulin siyang parang eksena. So mag-iisip ka ng rhyme para doon na tatama doon. So mag-isip na lang kayo. And walang humpay na bakbakan, parang WWF, no? At alam niyo na yan, no? World Wrestling Federation po ang WWF, para sa hindi nakakaalam. Ganong kakatinding bakbakan. Di ba? Parang nag-aagisan, up and down, life, right to left. Tuloy na natin, mga utol. Bigyan siya ng tequila when she comes. Bigyan siya ng tequila when she comes. Bigyan siya ng tequila, iwas siya magtipila. Bigyan siya ng tequila when she comes. Bigyan siya ng tequila when she comes. Bigyan siya ng tequila when she comes. Bigyan siya ng tequila, iwas siya magtipila. Bigyan siya ng tequila when she comes. Siya sa fridge, kumuha ng brazo cake na may kasamang beverage. Oh shoot, sweet na sweet, ang lakas na kanyang dating. Anak ng pating, oh shit, feeds me like a king. Parang inaasigasa pa siya, no? Umunta sa fridge, kumuha ng brazo de Mercedes. Yung brazo cake, no? Brazo de Mercedes po yung tawag doon sa tinapay na yun. Kumuha ng beverage, no? Beverage, no? Soft drinks, mga soda, no? Tapos she treats me like a teen. Sweet na sweet yung girl. Kasama sa kwento yun, ha? Sweet yung chick, inaasikaso siya, parang ganun. She treats me like a king. Tuloy na natin. Hinati ko brazo cake pagkatapos nung kinain ko. Nagkainan kami hanggang lumampas alas 5. Nagkainan kami hanggang lumampas alas 5. Nagsipsipan kami ng champagne, Dom Perignon. Tumitip siya sa akin and then kinis niya ko doon. Nagsipsipan ng champagne, Dom Perignon. Dom Perignon po isa sa mga mamahaling alak. Yun. At kinis niya ako doon. Ewan ko saan doon. Kung saan doon kinis, kayo na lang mag-isip. Tuloy na natin. Nag-ismahan, nag-intangan, umabot hanggang sa door. Loving girl, Batok Andrew Ford, all the way hanggang sa floor. Di ako nagdi-dreamwalk habang siya'y nagtitiktok. Tinirintas ang buhok habang siya'y lumulunok. Solid, solid. Di ako nagdi-dreamwalk habang siya'y nagtitiktok. Tinitirintas ang buhok habang siya'y lumulunok. Hindi daw siya nananaginip, no? Hindi daw nananaginip. Saan nangyayari na to? Ito yung nangyayari ngayon. Yun, habang siya, tinitirintas ang buhok habang siya'y lumulunok. Ang galing, di ba? So, ano yun? Exhibition yun, mga utol, di ba? Pero, na-ano lang ako, parang,
yun yung aasahan mo sa isang Andrew Isong, no? Paulit-ulit yan, iba-ibang scenario, iba-ibang girl ang kinikwento niya. At talagang, kumbaga, lumaki ako sa tugtugan nito na ganito eh. Yung simula sa Binibi Rocha, Andrew Ford Bidina, di ba? Ganon. Yun yung formula niya sa isang hit track. Kaya ang daming hit ni Kuya Drew. Di ba? Tsaka hype palagi yung beat. So, hanggat nabubuhay siguro si Kuya Drew, gagawa ito ng track hanggat kaya niya. Ano? Napaka, ano, tagal na niya sa music industry, sa rap music, talagang hindi talaga siya mawala. Yun. Pero, kahit ako, kahit yung mga solid fan niya siguro eh, nag-e-enjoy pa rin, no? Tingin ko ah, ganun pa rin. Ako, nag-e-enjoy pag nakarinig ng bago niya. Marami siyang bago hindi labas na hindi kasama sa album na meron pa rin ako. Gaya nung Maghito, di ba? Yun, wala sa album yun yata. Marami mga utol. Tsaka yung mga, marami sa YouTube. Type nyo na Andrew Yee, no? Pero ang galing, pati yung hook, kaparehas yung tono nung part 1, tono rin ng part 2, iisa. Pero ibang scenario, ibang girl yung kwento niya. At malamang, ito isasayawin sa TikTok, no? Papaunahan yung mga famous sa TikTok ngayon. Tuloy na natin. Bigyan siya ng tequila when she down. Bigyan siya ng tequila when she down. Bigyan siya ng tequila, iwas siya ba? Bigyan siya ng tequila when she down. Bigyan siya ng tequila when she down. Bigyan siya ng tequila when she down. Bigyan siya ng tequila, iwas siya ba? Tequila, bigyan siya ng tequila when she down. Bigyan siya ng tequila when she down. Bigyan siya ng tequila when she down. Kung ano, no? Kung kayo nagiinuman, party ng barkada, o kahit na pool party, kahit anong party nyo, barkadahan, nagiinuman kayo. Pag mga lasing na kayo, try nyo to, mga utol. Palagi ko itong ginagawa. Pag mga lasing na kayo, lahat magpatugtog kayo ng Andrew Isong. Promise, party na. Promise! Ginagawa ko yung palagi. Pag talagang, ano na, wasak na lahat, talagang, kagulo na. Magpi-play ka ng isang Andrew Isong, lalo pag maganda yung sound system nyo. Oh, na party. Promise. Grabe talaga ito si Kuya Drew. Kumbaga, lalo na pag ipi-play mo yung mga hit track niya, yung mga phenomenal hit niya. Yun talaga. Halos lahat ng tao sumasabay. Halos lahat. Ganon. Sa akin na, nararanasan ko yun. Kami, pag nag-iinuman kami sa bahay, o kaya may get-together kami, nasa isang outing kami, paglasing na yung lahat ng tropa, lasing na yung talagang masaya na lahat, no? Alug na. Magbe-play ako bigla ng Andrew Isong. Party automatic eh. Talo na, nasayawan, kantahan, nagsasabayan lahat. Promise, ganun mangyayari. At malamang sa malamang, itong kanta na to, ganun rin mangyayari. Pero, ayun, sa dami na nag-request nito sa akin, sa comment section ng mga video ko, simula na lumabas to, nag-aabang yung mga yun. Eto na, pinagbigyan ko na kayo mga utol. At kahit hindi nyo i-request, siguradong i-review ko to. At meron pa tayong dalawang i-review. Ayun, hanggang doon lang muna mga utol. Sana kayo nag-enjoy kasama ko. Nag-enjoy din ako. Marami salamat sa mga sa tumatangkilik ng Real South Pride Production. Nagpapasalamat ako palagi sa inyo. 64,000 na tayo. Susunod, 100,000, tas million. Diba? Aabutin natin yan mga utol. Hindi tayo titigil, hanggang hindi natin naabot. Tsaka pag naabot natin, hindi pa rin tayo titigil. So, ayun. Maraming salamat. Sana'y nag-enjoy kayo mga utol. Ulitin ko, palagi kayong mag-iingat. Hanggang sa muli, ako si Target. Saludo po sa inyong lahat. Sana'y nag-enjoy kayo. Ciao!